Kaunting paglilinaw, ang kwentong ito ay madugo at maaring nakakatakot para sa manunoon. Kung ikaw ay mayroon mahinang mentalidad sa ganitong uri ng kwento, ay huwag nang ipagpatuloy ang panunood. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa bansang Hong Kong. Isa ang Hong Kong sa pinakamataong lugar. Taong 2022 ay nakapagtala ng 7.5 milyon residente na may magkakaibang nasyonalidad sa bansang ito. Tumatay ang 1,104 square kilometer ang sukat nito. Ito rin ay Global Financial Center at kilala bilang isa sa pinakamaunlad na lungsod sa buong mundo. Si Lam Kuruan ay pinanganak noong May 22, 1955 sa British Hong Kong. Base sa paglalarawan ng kanyang pamilya, lumaki siyang tahimik at mapag-isang tao. Ang 27 years old na si Lam Kuruan ay isang taxi driver sa Hong Kong. Ang unang krimen na kanyang ginawa ay nangyari nang siya ay night shift sa pagmamaneho. Sinakal ni Lam Kuruan ang una niyang biktima gamit ang isang electrical wire sa loob mismo ng kanyang minamanehong sasakyan. At pagkatapos nito ay sunod-sunod niya nang pinatay ang iba pang tatlong babaeng biktima sa parehong paraan. At inililipat din ang katawan ng biktima sa kanyang tirahan. Matapos niyang madala ang katawan, kinukuhanan niya ng litrato ang walang saplot na katawan ng kanyang mga biktima. At pagkatapos ay paghihiwa-hiwalayin ang mga parte ng katawan kasabay ang pagbidyo niya ng buong proseso. Ang mga pribadong parte ng katawan ay inilalagay sa isang garapon na para sa kanya ay isang torpeyo. Ang nakakatakot na kriming ito ay nagsimulang malagyan ng tuldok nang isang araw ay nagkaroon ng paghihinala ng isang manggagawa ng photo studio kung saan niya ipinapaproseso ang mga kinuhang litrato para palakihin ang mga ito. Agad naman itong tumawag sa mga otoridad matapos arestuhin ng pulis si Lam Kuruan, pumunta sila sa kanyang apartment para mag-imbestiga. Sa wakas ay nabigyang linaw na nila itong sunod-sunod na kaso ng marahas na pagpatay sa mga kababaihan na ikinagulat ng buong Hong Kong. Dahil sa tatlo sa apat na biktima ay napatay sa isang maulan na gabi, si Lam Kuruan ay binansagang The Rainy Night Butcher. Myla's Crime Story. Hello everyone, ako nga po pala si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel ay isasalaysay ko ang mga true crime story na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, ay help me to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Si Chan Fung Lang, 22 years old, ay may dalawang anak at nagtatrabaho sa isang club. February 3, 1985, pagkatapos ng kanyang trabaho, nakipagkita siya sa kanyang kapatid at pumunta sila sa isang bar sa Tsim Sha Tsui para magkasiyahan. Inalok siya ng kanyang kapatid na ihatid sa kanilang tirahan dahil ito ay lasing na. Ngunit tinanggihan niya ang kanyang kapatid at naghanap ng taksing masasakyan. Marami siyang pinarang taksi ngunit lahat ay tinanggihan siya dahil sa sobra niyang kalasingan. 4 a.m. na nang siya ay makasakay sa isang taksi at ang taksing nasakyan niya ng gabing iyon ay walang iba kundi si Lam Kuruan. Nang dahil sa kalasingan ay paiba-iba ang direksyon na ibinibigay ni Chan kay Lam Kuruan. At dahil na rin sa kalasingan, nagsimula ang babae na magsuka sa loob ng sasakyan. Dahil dito ay hindi ito nagustuhan ni Lam at isang galit ang unti-unting namuo at bumangon sa kanyang puso. Tuluyan nang nakatulog sa sasakyan ang biktima. At dito na tinungo ni Lam Kuruan ang isang liblib na lugar. Kinuha niya ang isang cable wire sa trunk ng kanyang sasakyan at ginamit ito para patayin ang biktimang si Chan Fung Lang. Nang malugutan ng hininga ang biktima ay inilagay niya ito sa isang sako na nakita niya sa kanyang sasakyan. Matapos malagutan ng hininga ang biktima, ay hindi man lamang nakaramdam ng takot si Lam Kuruan. Ngunit nakadama ito ng hindi maipaliwanag na kaligayahan sa kanyang puso. Dahil malapit nang mag-umaga, paraminang parami ang naglalakad sa kalsada. Naisip ni Lam na di niya basta-basta maitatapon ang bangkay. Nag-alala siya na madali siyang mahuhuli sa ginawa.
Kaya naman nagpa siya siyang iuwi ang bangkay sa kanilang tirahan. Dahil tulog pa ang lahat sa mga oras na yun, madali niyang naipasok sa kanilang bahay ang nasabing bangkay. Maingat na inilagay pansamantala ang bangkay sa ilalim ng kanilang sopa at pumasok sa kanyang silid upang magantay ng tamang pagkakataon. Nang masigurado niya na ang kanyang kapatid at ama ay umalis na upang magtrabaho, ay dito na niya inilipat ang bangkay sa kanyang silid. Dito niya sinimulang hubaran ang bangkay at kinunan ng mga litrato. Ang kahindik-hindik ay nang simulan niyang paghiwa-hiwalayin ang katawan ng kaawa-awang biktima habang ang buong proseso ay kinukunan ng video. Isa-isa niya din tinanggal ang mga masiselang bahagi ng biktima at inilagay sa mga garapon para ipreserba. Ibinalot niya ang mga nasabing magkakahiwalay na parte ng katawan at itinapon ito sa Xingmong River, February 12, 1982, natagpuan ang bangkay ng unang biktimang si Chan Fung Lam. Matapos maranasan nila mangunang karanasan sa pagpatay, ay nakaramdam ito ng labis na kasiyahan at pagkasabik sa pagpatay. At para sa kanya, ito ay parusa sa mga maruruming babae. Sinimulan niyang magbasa ng mga anatomy books, mag-research at kung ano-anong mga bagay na dapat gamitin para mapaghiwa-hiwalay ang katawan sa malinis at madaling paraan. Kung kaya't pinag-aralan niya ng buong detalye kung paano malinis na maihiwa ang masiselang parte ng katawan gamit ang pang-upirang kagamitan. Naghanap din siya ng safe na lugar kung saan niya itatapon ang susunod na mga biktima at ito ay ang lugar ng Tai Han Road, Hong Kong Island. May 29, 1982, ang pangalawang biktima ay si Chan Wan Kit. Siya ay 31 years old at isang cashier sa pinagtatrabuhang isang club. Maulan din ng mga gabing iyon. Nang matapos ang kanyang trabaho ay dito siya sumakay sa isang taxi at ito ay ang taxi ni Lam Korwan. Dahil sa lumbas si Chan Wan Kit sa isang nightclub, napagkamalan siya ni Lam Korwan na isang bayarang babae at dito ay ginawa niya ang krimen na ginawa sa unang biktima. June 17, 1982 naman naganap ang pangatlong pagpatay. Siya ay walang iba kundi si Leong Sawan, 29 years old at isang waitress sa nightclub. Sa magkaparehong paraan, nagtapos ang buhay ng isang kaawa-awang biktima. Ang ikaapat at huling biktima ay si Leong Y. Sam, 17 years old at isang estudyante. Gabi ng July 2, 1982, dumalo ang biktima sa isang dinner para sa kanilang pagtatapos ng pag-aaral sa Sheraton Hotel. Pagkatapos ng pagtitipon, 11 PM, sumakay ang biktima sa taxi ni Lam Korwan para umuwi sa kanilang tahanan. Ngunit sa kasamaang palad, ito na pala ang katapusan ng kanyang buhay. Ayon sa pag-amin ni Lam Korwan sa mga otoridad, ang biktimang ito ay naiiba sa unang tatlong biktima dahil naisipan pa niya itong huwag patayin. Nang sumakay ang biktima sa taxi ni Lam Korwan, pinagmasdan niya ang biktima base sa pananamit at kilos nito ay nag-alinlangan siya na ang babaeng ito ay hindi nagtatrabaho sa isang club. Sa ilang kadahilanan, nagkaroon siya ng kuriyosidad at espesyal na pagtingin sa biktima. Nag-open si Lam ng topic at nakipag-usap sa biktima. Ito ang una at tanging pagkakataon na nakipag-usap si Lam sa kanyang biktima. Napag-alaman niya na ito pala ay isang estudyante at katatapos lang sa pag-aaral. Meron itong masayang at mapagmahal na pamilya at may relihiyosong paniniwala. Dahil sa naramdaman ni Lam Korwan ang di maipaliwanag na kasiyahan ng sandaling iyon habang kausap ang biktima, ninais niya na makausap pa ito ng matagal. Ngunit nang mapansin ng biktima na iba ang tinutungo nilang lugar, ay nagsimula na itong matakot. Dahil ng mga panahong iyon ay balita na ang mga babaeng nawawala pagkatapos sumakay ng taxi. Dito ay nagsimula na itong nagsisigaw. Dahil sa ginawang iyon ng biktima ay dinla siya ni Lam Korwan sa isang madilim na lugar at dito kumuha siya ng posas at inilagay sa kamay ng dalaga. Sa mga oras na iyon ay gustong palayain ni Lam Korwan ang biktima ngunit naisip niya pag ginawa niya ito ay malalantad ang kanyang pagkatao. Dahil dito, napagdesisyonan niya na patayin ang kaawang-awang si Leong Y. Sam. Gamit ang electrical wire, sinakal niya ito hanggang mawalan ng hininga. Gaya ng dati, mag-uumaga na nang iuwi niya ang nasabing bangkay at dito kinuna ng mga litrato ang walang saplot na biktima.
Habang ginagawa niya ito ay biglang nakaramdam na matinding pagnanasa ang suspect sa bangkay at dito pinagsamantalahan niya ito kahit isa na itong malamig na bangkay. Dahil ang tirahan ni Lamcoruan ay walang tinatawag na dark room kung saan maaring bumuo ng mga makulay na larawan, kinailangan niyang humingi ng tulong sa isang photo studio at ipinadala niya ang film ng kanyang kamera sa isang photo studio sa Tsim Sha Tsui, Hong Kong para maiproseso ang mga litrato dito. Upang maiwasan ang hinala, nagpakilala siya sa namamahala ng Photoshop bilang isang empleyado sa punerarya at ang kanyang pangunahing tungkulin ay ang pag-iimbalsamo ng mga bangkay at kailangan ang madalasang pagkuha ng litrato ng mga ito. Agad naman siyang pinaniwalaan ng namamahala ng tindahan dahil sa tingin niya ay makatwiran ang naging paliwanag ni Lamcoruan. Ngunit lingit sa kanilang kaalaman, ito pala ang suspect sa sunod-sunod na pagpatay. Ngunit di nagtagal noong August 10, 1982, nagkaroon na ang aberya sa makinang ginagamit ng photo studio. Sa mga oras na yon, ang mga litratong ipinapaproseso ni Lam ay ang mga kuha sa bangkay ng ika-apat na biktima na si Leong Y. Sam. Kinakailangang ibigay ng namamahala ng tindahan ang film ni Lamcoruan sa isang sangay ng photo studio sa Mongkok upang doon ito iproseso. Dahil ang buong proseso ng pagpapalaki ng mga larawan ay sinayasat ng isang profesional na tao na ang responsibilidad ay upang suriin ang kalidad ng mga litrato sa lahat ng mga customer ng kanilang paggawaan, tuluyan na ngang napag-alamanan ng mga mamahala sa paggawaan na ang larawan ay tila may kaugnayan sa sunod-sunod na kaso ng pagpatay sa mga kababaihan. Agad naman silang tumawag sa pulisya upang sabihin ang nadiskubring bagay. Pumunta ang pulisya sa nasabing studio shop at tiningnan ang lahat ng mga larawan na ipinadala ni Lamcoruan. Kaya't nagsimula silang gumawa ng aksyon at ang imbestigasyon ay natuon kay Lamcoruan. August 17, 1982, nagpadala ang pulisya ng Hong Kong ng isang grupo ng mga pulis sa Mongkok photo studio at nagpanggap ng mga staff at customer sa nasabing tindahan. At inayos ang ilang mga pulis na nakadamit bilang mga vendor sa labas ng photoshop upang subaybayan at hantayin na lumitaw si Lamcoruan para kunin ang mga litrato. 6 PM ng araw na yon nang magpakita si Lamcoruan sa tindahan upang kunin ang mga larawan. Nang magbabayad na ang suspect, ito na ang hudyat at dito nagpakilala sila kay Lamcoruan na sila ay mga pulis at nais siyang maimbitahan upang maimbestigahan. Nang maglaon, nag-apply ang pulisya sa korte ng Hong Kong para sa isang warrant para halughugin ang lugar ng tinitirahan ni Lamcoruan. Sa kanyang tirahan, lumantad ang mga sampul ng organ ng kanyang mga biktima, antiseptic, anatomy books, videotape at mga kagamitang pang-opera. Sa wakas, ang sunod-sunod na kaso sa pagpatay na nagdulot ng sensasyon at takot sa buong Hong Kong noong panahong iyon ay tuluyang nang nalantad at natuldukan. Bakit ginawa ni Lamcoruan ang isang baluktot at kabaliwan na bagay na ito? Ano nga ba ang intensyon niya sa simula? Malalaman natin ang sagot mula mismo sa pag-amin ni Lamcoruan at ng kanyang ama sa pulisya. Ito ay may malalim na kaugnayan sa background ng kanyang pamilya nang siya ay bata pa. Ang ama ni Lamcoruan ay isang senior technician at ang ina nito ang kanyang kasosyo sa kanilang negosyo. Pagkatapos nilang magpakasal, nagkaproblema ang kanyang pamilya. Kaya umalis siya ng bansa upang magtrabaho sa oil field sa Brunei. At dito nagkaroon siya ng magandang sahod. Matapos magtrabaho ng ilang taon, nagkahiwalay ang mag-asawa. Dahil bata pa at malakas pa ng mga panahong iyon, hindi yan natiis ang kanyang physical na pangangailangan. Kaya naghanap siya ng isang babae sa Brunei. Noong 1970 nang alisin ang batas sa Hong Kong ng pakikiapid ng isang lalaki habang siya ay kasal pa, kaya ang pagkakaroon ng dalawang pamilya ng panahon na iyon ay legal sa bansang Hong Kong. Nakatira siya sa babaeng ito at nagkaroon pa ng ilang anak kasama si Lamcoruan. Nang lumaki si Lamcoruan, ay labis niyang kinasusuklaman ang madrasta. Minsan nga ito ay naririnig niya na nagsasalita, kausap ang sarili at sinasabi na, "Ninakaw ng maduming babaeng ito ang aking ama."
Dahil dito, ilang beses niyang binugbog si Lam Corwan. Makalipas ang maraming taon, nagkasakit ang babae at ito ay namatay. Ang kasal ng kanyang ama sa ina ni Lam Corwan ay tanging nasa papel lamang, kaya naghanap ulit ito ng ibang babae. Kinasusuklaman din ito ni Lam Corwan. Mula sa ama ni Lam Corwan, inulat na si Lam Corwan ay may mga ilang kapatid na babae. Noong siya ay nasa elementarya pa lamang, napansin ng kanyang madrasta na si Lam ay tila abnormal at partikular na interesado sa mga pribadong bahagi ng mga babae. Maraming beses niyang nakita na si Lam ay palihim na pumapasok sa silid ng dalawang nakababatang kapatid na babae sa gabi at ibinababa ang short ng natutulog na kapatid para sumilip. Nang isumbong iyon ng madrasta sa ama ni Lam ay hindi ito sineryoso ng kanyang ama. Pagkatapos ng lahat, ang katwiran ng ama ay bata pa si Lam at ignorante. Maaring nakuryos siya sa mga babae sa panahon ng pagdadalaga at ang dalawang nakababatang kapatid na babae ay mga bata pa din ng mga panahong iyon. Nang ulitin ito ulit ni Lam ay dito na pinagalitan at sinampal ng ilang beses at pinagsabihan na wag nang gagawin ang mga ganong bagay sa hinaharap. Matapos bugbugin ng ama, hindi na siya nangahas na silipan ang mga kapatid. Ngunit ang pagbabagong iyon ni Lam ay di nagtagal. Nang pumasok na si Lam sa middle school, sinabi ng kanyang madrasta sa kanyang ama na madalas sumilip si Lam sa kanyang dalawang nakababatang kapatid na babae habang naliligo ang mga ito. Hindi ito pinaniwalaan ng kanyang ama noong una, ngunit dumating ang pagkakataon, isang araw nakita mismo ng ama ni Lam ang kanyang pagsilip sa mga kapatid. Sa oras na iyon, galit ang ama at marahas na binugbog si Lam. Tumama ang ulo nito sa pader ng mahigit 10 beses at biglang nawala ng ulirat si Lam. Dahil sa kaharasan ng pamilya ni Lam Corwan sa kanyang pagkabata, naniwala siya ng orihinal na salari na sumira sa kanyang pamilya at tumanas ng kahirapan ay dulot ng mga madrasta. Kaya nagtanim siya ng puot sa mga babae mula pa noong bata pa siya. Sa kanyang pag-amin, inamin niya na ang lahat ng ginawa ay ginawa niya lamang bilang tugon sa misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Na ang maruruming babae ay di dapat mabuhay sa mundong ito. Sinabi niya rin sa pulisya na ang kanyang pamilya ay walang kinalaman sa kanyang krimeng ginawa. At inamin niya rin sa mga pulisya kung saan niya itinapon ang 3 bangkay ng kanyang biktima. February 12, 1982, natagpuan ang 3 bangkay sa Tai Hung Road, Hong Kong Island. April 8, 1983, nahatulan ng guilty si Lam Corwan at hinatulan ng parusang kamatayan para sa 4 beses na pagpatay. Dahil inalis ng gobyerno ng Hong Kong ang pagpapatupad ng parusang kamatayan noong 1966, binago ito sa habang buhay na pagkakakulong at hindi mabibigyan ng parol. Si Lam Corwan ay opisyal na naaresto noong August 17, 1982 at hanggang sa mga sandaling ito ay nakakulong pa rin sa Shik Pik Prison sa Hong Kong. Pagkatapos ng trial, ang ama ni Lam Corwan ay nagpagawa ng memorial sa Hong Kong Columbary para sa alaala ng 4 na biktima. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Pwede po kayong mag-iwan ng inyong mga saloobin about sa kwento dyan po sa comment section. Ako nga po pala si Myla at ito po ang Myla's Crime Story.